commercial. No? Bibilihin mo siya ngayon. And later on, pagka bininta mo, mas malaki na yung market value. No? Because of that 10-year development plan, for example, na commercial na siya on the next 10 years. So isa din yan natitingnan natin sa ating zoning map. Plus, of course, pag nakita natin kung saan naka-zone ang project natin, saan ang R1, R2, R3, R4, R5, malalaman natin ano bang kasing development control ang aking gagamitin. Okay? Again, for the information of all, ang Rule 7 and 8 ng PDT 96 maa-apply lamang in the absence of the zoning ordinance. Okay? Hindi ito absolute. Kaya nga, una natin pupuntahan ang munisipyo. Okay? So, pag nag-design kayo, huwag kayong mag-base ka agad sa Rule 7 and 8. Ang unang titingnan, may ordinansa ba pagdating sa setback? May ordinansa ba pagdating sa building height limit? Pag wala, papasok ang Rule 7 and 8. Klaro? Klaro? Ha? Kasi karamihan sa atin, diba? Mukhang bibig natin palagi. Building code. Building code, di ba? May nakita tayo dyan. Within the town area natin, walang setback. Tapos sinasabi natin, bawal yan kasi walang setback. Pero ano ba sinasabi ng building code? Later on, makikita natin dyan. Setbacks in the National Building Code Revised Implementing Rules and Regulations are applied only to a newly developed subdivision. Pagdating sa commercial, applied only to a newly developed thoroughfares. Ibig sabihin, yung mga nasa community, like for example ito sa Pasig, yung mga nag-i-exist na yan, hindi naman yung subdivision. Can you impose the setback requirements? The answer is no, except if there is a zoning ordinance requiring it. Klaro? Kaya lang minsan, siyempre, mahirap makipag-usap sa mga building officials. Di ba? Mahirap makipag-usap sa mga zoning administrators, sa mga city planning officers. Ang hirap. Unless, madali silang kausap pag mayroon kang ECC. Envelope containing cash. Madali magkakusap dyan pag mayroon kang ECC. Envelope containing cash. Pero maraming maraming matitinong zoning officer, maraming matitinong building official. Hindi nga lang lahat. Hindi nga lang lahat. Mostly ang hirap talaga pag wala pa. Okay? So napaka-importante na kailangan alamin itong nakikitang mapa na ito. Being an architect, we are the one who are qualified to become a city planning officer. Pero ano nangyayari sa totoong buhay? Accountants are now allowed also to take environmental planning exam. Other profession can also be allowed to take environmental planning exam. Eh, ang requirements ngayon to become a city planning officer or zoning officer ay ENP, environmental planner. Yan ang isa requirements ngayon sa munisipyo. So kung hindi ka environmental planner, kahit arkitekto ka, hindi ka pwedeng pumasok. Ngayon, diba, titingnan natin, so ano ang alam nila pagdating sa urban development? Diba? Yes. Pwede mag-take. Ngayon, hindi na pwedeng mag-take ang arkitekto dahil mag-i-enroll ka na ng either diploma in environmental planning or masters in environmental planning. Nag-o-offer niyan sa UP. No? Sa SORP. School of Urban and Regional Planning. Tapos na ang grandfather's clause na binigay na kung ikaw ay nagpa-practice before ng city planning, empleyado ka ng city planning, may experience ka sa planning, tapos na ang grandfather's clause na pwede kang kumuha ng take na hindi ka nag-aral ng urban planning. No? So ngayon, kung gusto nyo mag-ENP, kailangan nyo na mag-aral doon sa
University of the Philippines, School of Urban and Regional Planning. Yan ay kung gusto niyong magtrabaho sa gobyerno. No? Kasi marami naman dyan kumukuha ng ANP, na problema naman hindi nagagamit. Pagdugtong lang sa pangalan, ANP ako, di ba? Environmental planner ako. But at the same time, hindi naman napapractice. Unless siguro mas malapit ka sa mga politiko, di ba? Na mapagbibigyan ka ng opportunity, no? To make your city ma-organize. But mind you again, hindi natin kailangan talaga dito ngayon ang urban planning. Ang kailangan natin dito ngayon is urban discipline. Maraming magagandang cities and municipalities. The problem is, hindi naman nai-impose. Oh, example, naglagay ka ng overpass. Diba? What is the purpose? Para hindi tatawid yung tao doon sa daan. Pero ano nangyayari? Nandyan yung overpass. Nagiging welcome arc, di ba? Naglagay lang doon ng billboard. No? Naging billboard. Tapos yung pedestrian, doon pa rin tumatawid sa kalsada. Hindi naman ginagamit yung overpass. Wala rin silbi. Di ba? Oh, sidewalk. Kahapon lang yung vlog na in-upload ko sa YouTube. Yung sidewalks na nadadaanan ko dyan sa Along Julia Vargas, papuntang Alanusa, pakinggan natin yung mga punong kahoy na sa gitna ng sidewalk. Diba? So, what for? Oh. Yan ang epekto na hindi arkitekto ang nag-urban planning. Kasi pag hindi arkitekto nag-urban planning, ang pondo para lang doon sa mga buhay ng gobyerno. Gusto na makuha yung pondo. Bahala na yung development later on. That's the problem. Okay? So again, take note of the use of the land use map dahil napaka-importante. Pag tinignan natin ang Dubai, ito yung early years of development ng Dubai. Okay? Sa Dubai, meron silang isa lang ang kanilang yung matataas na mga structures, halimbawa na isa lang ang area. So lahat ng mga matataas na building, dyan lang sa area na yon. Outside of that, yung mga medium rise, low rise, no? Ang problema natin dito sa atin, kalat-kalat, no? Mayroon tayo sa Ortigas, mayroon tayo sa BGC, mayroon tayo sa Makati, mayroon sa Quezon City, mayroon sa Eastwood. No? I don't know with other places. No? Kasi parang Manila pa lang naman ang masyado may high rise. No? Sa Davao and Cebu, medyo rise. Although sa Cebu may high rise na rin. No? Pero kalat-kalat. No? So parang hindi natin naisip kung paano ba talaga ang gamit nitong land use map. Bakit tayo nag-land use mapping? Parang hindi masyadong nare-refine. So pag nakikita natin yung Dubai, ganyan yung kanyang development. Sa area lang na to, no? Sa area lang na yan, nandyan lang ang mga matataas na structures. Paglabas mo dyan, pag tininan mo yan, no? Ang bababa na ng structures dyan. Hanggang medium rise. Okay? Sa United Arab Emirates, hindi pwede sa area na to ang mga barracks. Sa construction site, ang pwede lang temporary facilities, offices lang. Ang barracks ng workers, hindi allowed sa city. So, kaya nung nasa Dubai kami, tinatransport pa kami almost 1 hour papunta doon sa aming barracks. Ang aming barracks, boundary na ng Dubai and Sharjah. So, ang layo. Dahil ayaw nila na ang lugar magiging basura tingnan. Di ba? Napakaganda ng discipline. Okay? Dito sa Pilipinas, ang hirap. Di ba? Abu Dhabi. Vision of Abu Dhabi 2030.
Diba? Sa vision of Abu Dhabi 2030, dito lang ang kanilang high-rise development. Outside of that circumference, low-rise lang. Okay? Ay sa gitna, that is the government offices. Yan lang lahat na locate. Tingnan ninyo kung gaano kaganda ang proposal ng Abu Dhabi and Dubai. No? The next one is Singapore. Diba? Maganda rin yung urban development ng Singapore. That is how we appreciate land use and zoning. No? Kasi nakikita natin kulay-kulay lang. Parang ginagawa ng Tinder, diba? Sa grade 1, magkukulay-kulay. Saan yung pink? Saan yung blue? Saan yung yellow? But again, we architects can visualize, diba? Pag dilaw yan, R1 yan, more or less, mga mababang structure yan, up to 3-story only. Diba? Pero ang ibang profession na nailagay dyan sa position, hindi nila nabivisualize yan. Tayo lang ang nakapag-visualize yan. So architects are the only qualified to become a city planner. Okay? Iloilo. Ang Iloilo ngayon ay nagde-develop na rin. No? Doon sa area ng SM. Ano yun? West. Oh, doon sa ginawa ni Palafox. Diba? So, nagde-develop na rin yung Iloilo. Sana ma-maintain. No? Kasi mostly dito ngayon na binili na ng Mega World. So, sana ma-maintain. No? Na magiging maganda yung development. Tsaka yung old town ng Iloilo, ang balak ay i-maintain na lang as parang heritage structures. Kasi nandun yung mga lahat ng heritage buildings. Sana ma-maintain ang pagkakasuning na gano'n. Kasi, minsan na nagiging problema natin sa mga politiko rin. Diba? So, tingnan natin yung Metro Manila. Ang ganda, di ba? No? Parang, di ba, parang garbage dump site. No? Tingnan ninyo, yung Metro Manila. Oh. Para mga kabute. Di ba? Kung saan-saan tumutubo. Ang totoo niyan, maganda naman minsan yung pagkakazoning. Kaya lang, ang nagiging problema, naging kumpare ni Mayor yung may-ari ng lupa, kahit hindi allowed, pag-akyat doon kay Mayor, sabi ni Mayor, hindi, i-approve nyo yan. Ano mangyayari ngayon? Di ba? Yan ang nagiging problema natin sa Pilipinas. Discipline. Discipline. Strict implementation of what we are doing. Okay? So, what do you think is the problem in the Philippines? Ha? Sabi nga ni Palafox, di ba? Urban planning decisions are made by urban planners in the rest of the world. In our country, decisions are made by politicians. So, yan nagiging problema nato. Pag-akyat kay Mayor, kahit hindi pwede yan, magiging pwede yan. Diba? So, pag kayo naging Mayor, huwag niyong gawin to. Ha? Kasi marami namang arkitekto na gusto maging Mayor. Ayusin ninyo ang inyong lugar. Okay? So, how do we apply Rule 7 and 8? Of course, to provide proper development control on design, to provide easement of light, to control and provide easement of view, and to provide proper natural ventilation. Being in a tropical country, dapat ay mayroon tayong magandang natural light and ventilation. Pero nawawala yan ngayon, na? Kasi mahilig tayo sa mga modern-modern, di ba? Pinaka-ribbon, tapos full glass. Diba? Tapos magre-reklamo yung kuryente. Sa sunod, laki ng bill ko sa kuryente. Ano? Diba? Hindi ka nag-tropical design. Diba? So, yan. So, some important features of development control. Mag-i-start ako sa rule 8. Hindi ako mag-i-start sa rule 7. Ha? Hindi ako mag-i-start sa rule 7. Mag-i-start ako sa rule 8. So, ang aking discussion ay hindi ito sunod-sunod.
No, na from rule 701, 702, hanggang doon sa rule 8. Mauna ako sa rule 8, then babalik tayo sa rule 7. That is how you properly understand rule 7 and 8. Kung basahin niyo yung rule 7 and 8, from rule 7 to rule 8, that is how you will not understand rule 7 and 8. Okay? So, sundanin niyo ah, section 804. Kasi una nating basahin dapat, ano yung mga principles? Okay, ano yung mga principles? Pag naintindihan natin yung mga principles, madali na tayo mag-compute later on. Klaro? Ah? We have a luxury of time. We started 10 o'clock, we will finish 10 o'clock. Yay. Or we can make it early. No? I can dismiss you later on at 9:59. Laro, nasusundan ha? O, section 804. Number one. Unahin natin yung first principle. Sizes and dimensions of part. Kasi pag nagkaroon tayo ng project, ang pinakaunang titingnan natin, sizes of dimensions of courts and yards. Diba? Setbacks. No? Setbacks. Yun ang una natin tinitingnan dyan. Okay? So, section 804, ano ang sinasabi? Number one, minimum sizes of courts and yards under list dimensions shall be governed by the use, type of construction, and height of the buildings as provided hereunder, provided that the minimum horizontal dimension of said courts or yard shall not be less than 2 meters. All inner courts shall be connected to a street or yard, either by a passageway with a minimum width of 1.20 meters or by a door through a room or rooms. Ano ibig sabihin? Ano ba ang pagkakaiba ng courts and yards? Pareho lang ba? Courts and yards. Pareho lang. Ano? Minimum size? Nagdidepende, no? Ano ba use? Ano ba yung type? Residential ba? Commercial? Institutional? And of course, height of the building. You have to determine also the building height limit. And sinasabi dyan, provided ang pinaka-least dimension is 2 meters. So pag sinabi natin pinaka-least dimension is 2 meters, sa lote natin na kwadrado, from that property line, magkakaroon ka ng dimension ng 2 meters. 2 meters sa likod, 2 meters sa isang gilid. Okay. Sa tatlong yan, yun ngayon ang matitira, yun ang kwadrado mo as EMBF. Diba? Allow maximum building footprint. So the horizontal dimension is the setback. Kasi sinasabi nila, yung nakapaligid sa iyong EMBF is the setback daw. No. The setback is the horizontal dimension. Ang nakapaikot nun after determining the setback with a minimum of 2 meters, that is called courts or yards. Ibig sabihin, ang plane is court or yard. The setback is the dimension. Okay, the dimension. Ha? Clear? Ganon. So, ang sinasabi dyan, ang pinaka-least dimension is 2 meters. Exception. Ano ang exception dyan?
under section 103 of the revised IRR of 2026, an exception dyan, pagka yan ay under BP220. Pag BP220, 1.5 ang minimum setback. Okay? Pagka yan ay hindi BP220, ang minimum least dimension ng setback ay 2 metro. Okay, hindi tayo magkakamali ha. Ang exception lang sa paggamit ng Building Code Revised Implementing Rules and Regulations are those in BP220. And doon sa mga indigenous houses. They're not governed by the setback. Laro. Pero kung ang iyong lote, inner court, sa looban, kailangan meron siyang passageway or daanan na ang minimum width ay 1.20 meters. Minimum yun. Ah? Halimbawa, merong lote na sa likuran, bounded by 2 lots sa harap, wala siyang daanan. Sir, paano ko kukuha ng 1.20? Paano pag hindi ako binigyan ng daanan ng lote sa harapan? Anong gagawin ko? You have to file a petition in court. You have to file a petition in court to allow the fronting lot to allow you to have an easement of right of way for a minimum of 1.20 meters. Again, ang rule, ang general rule sa paghingi ng easement ay doon sa area na kung saan hindi dapat masyado burden doon sa hihingan mo ng easement. Ibig sabihin, kung mayroong isa pang lote sa kabilang side na much shorter, doon ka humingi. Hindi dito ko sa longer lot. Kasi pwede ko siyang gamitin at the same time parking ng aking tricycle. Hindi pwede. No? Hindi dapat ang iyong interest ang kailangan mo lang tingnan. But yung magkakaroon ng least burden sa hihingan mo ng easement of right of way. Klaro? Ha? Nasa civil code yan. Number 2. The required open space shall be located totally or distributed anywhere within a lot in such a manner as to provide maximum light and ventilation into the building. So merong location of distribution of openings para tayo ay magkaroon ng natural light, sufficient natural light or maximum natural light and ventilation. Ano yon? Yan yung mga naka-drawing dyan sa ilalim. Figure 8.12, figure 8.13, figure 8.14, and figure 8.15. Okay? So, sa tatlong lote na naka-drawing dyan, ang figure 8.13 lang ang applicable sa lahat. Dahil ang figure 8.12, 8.14, 8.15, malinaw dyan for commercial building. So yung 8.13 can be applied both in residential, commercial, institutional, and other occupancy. Clear? Klaro tayo? Ha? Sige. So yung mga green, yun yung open area na dapat magkakaroon tayo ng natural light and ventilation. Number 3, yard. Sabi dyan, the required open space left between the outermost face of the building or structure
and the property lines, such as front, rear, right, and left side yards, the width of the yard is the setback. Oh, sinabi ko na yan kanina. Huh? The width of the yard is the setback. Yards prescribed for commercial, industrial, institutional, and recreational buildings are shown in Table 8.3. Okay, so it applies to all. Yung 8.3. Malinaw, ha? So Figure 8.12, 14, and 15, purely for commercial. While 8.13 applied to commercial, industrial, institutional, recreational, and others. Lara, gets? Okay. So pinag-uusapan natin yung yards. Pinag-uusapan natin ngayon ng setback. Okay? Punta tayo doon sa table 8.2. Saan ba makikita ang table 8.2? Rule 8. Ha? Rule 8. Table 8.2. Nakita na sa inyong mga notes? Ha? Okay. Sa table 8.2, that is only for residential. At meron tayong limang classification or types of occupancy sa residential. R1, R2, R3, R4, and R5. Yun yung limang type of use or occupancy. Madaling tandaan, ang R2 and R3 lang ang mayroong basic and maximum. Yun lang, ha? Ang R1 wala, ang R4 wala, ang R5 wala. R2 and R3 lang ay mayroong basic and maximum. Ang question ngayon ay, Sir, paano ko malalaman na basic? Paano ko malalaman na maximum? Pagka ang project na belong sa R2 and it is only single family dwelling, basic. Pagka ang project, halimbawa, ay nabilong sa R2 or R3, multiple family dwelling, you have to use maximum. Yun lang yung rule of thumb. Ha? Yun lang yung rule of thumb. Okay? Tao yan. So, basic and maximum. Laro? Basic and maximum. Now, sa lahat ng yan, ang mayroong front setback na 3 meters ay only basic R2, basic R3. Ha? Basic R2, basic R3. Yun lang ay mayroong minimum setback na 3. Pagdating sa R1, R4, 4.5. And R5 lang ang nagsisetback ng 6 meters. Ha? Yes? Generally, the setback sa front ay 4.5. So, exception, basic R2, basic R3. Ano? Ha? And pagdating sa maximum or multiple family dwelling ang project, ang front setback mo ngayon ay 8 meters na. 8 meters na. Klaro? Susundan na? Okay. Wala kang poproblemahin pagdating sa rear and side. Kasi sa rear and side, lahat ng setback yan, minimum of 2 meters. Okay? Pagdating sa rear and side, wala kang ibang iisipin, 2 metro lang yan, except R5.
pagdating sa R5, 3 metro. Tara, ha? 3 metro. Ang kailangan nyo i-take note ngayon, ang mga nakikita ninyo may asterisk. Ano ba ang mga nakalagay na asterisk dyan? Di ba may asterisk? Nakikita ninyo? May isang asterisk, may apat na asterisk, may dalawang asterisk, may tatlong asterisk. Ano-ano yung mga yon? Punta kayo sa ilalim yan. Nakalagay ang notes. Okay? So, letter A, sabi dyan, general rule, the setback requirements in table 8.2 above are for newly developed subdivision. Kaya hindi ko maintindihan minsan yung mga building officials natin kung bakit pinipilit ang setback sa hindi naman newly developed subdivisions. Like for example, yung mga neighborhood, along town na hindi naman sa subdivision. Unless there is a proper ordinance requiring certain distances, for example. Okay? Kasi malinaw sa building code that setbacks for residential under table 8.2 is only for the newly developed subdivision. Okay, letter B. Sa letter B, nakikita niyo yung isang asterisk. Saan yung isang asterisk dyan? Sa R2 and R3 maximum. Ano ang sinasabi? Anong application yan? Total setback only at grade level. Such as 3 plus 5. A total of 8. To accommodate only part of the minimum parking requirements outside the designated area for the front yard. The second and upper floors and mezzanine level shall thereafter comply with the minimum 3 meter setback unless otherwise provided under the code. Pero pag nag-measure ka, ibig sabihin, ang setback mo talaga ay 3 meters. Basic setback pa rin yun. 3 meters from the property line going to the allowable maximum building footprint, but yung ground floor pwede pa magkaroon ng open na 5 meters to become a parking. Kaya pagdating mo sa second floor, nakabubong siya. At pagdating sa second floor, ang building footprint ng second floor doon siya sa 3 meters. So pag tininan mo, ang setback mo lang talaga ay 3 meters. Nagkaroon lang ng 8 meters dahil ang portion ng 5 meters nasa baba ng iyong silong ng second floor to become your carport. Okay? To become your carport. Yan lang ang sinasabi dyan. The same with R3. Pero yan ay gagamitin mo lang pagka multiple family dwelling. Kahit R2 or R3 ka, single family dwelling ka lang, 3 metro lang ang iyong setback. Pero, naintindihan? Mamaya, i-illustrate natin. Okay. Letter C. Dalawang asterisk ang nakikita. Pagka nakakita ka ng dalawang asterisk, yan ay sa basic R2 and basic R3. Sinasabi dyan, setbacks required for only one side. Setbacks on two sides shall be optional. Okay? So pagdating sa basic R2 and basic R3, allowed ang firewall on one side. Okay? Allowed ang firewall on one side. Dahil nga sinasabi dyan, ang setback is allowed on one side. Optional ang sa kabila. So kung gusto mo mag-firewall, allowed ka. Kung gusto mo mag-setback ng dalawa, allowed ka rin. Okay? Letter D. Tatlong asterisk.
Sana tatlong asterisk. Basic artery. Okay? So abutments on two sides and rear property lines may be allowed with conditions as enumerated under Section 804, Subsection 10 of this rule. Ano ang sinasabi doon sa Section 804? Number 10. Yan. Yan ang sinasabi dyan sa number 10. Tuloy-tuloy lang. Ano sinasabi sa number 10? For basic artery, abutments on two sides and rear property lines may be allowed provided the following requirements are first complied with. Maa-apply lang ang abutment pag na-comply mo yung tatlong ito. Ano sinasabi ng tatlo? Open spaces as prescribed in reference table for maximum percentage of site occupancy. Total open space of the lot and table 8.2 of this rule are satisfied. Kailangan na comply mo yung minimum requirements sa PSO. Diba? Pag R1, 50% minimum. Ha? Pag R2, 55. Kaya kailangan na comply mo yon. Number, letter B, window opening as prescribed in section 808 of this rule are satisfied. So, window opening, ilang percent? 10% of the area of the room. Oh, kailangan na comply. And then letter C, firewall with a minimum of 2-hour fire resistive rating constructed with a minimum height clearance of 400 millimeters above the roof. No, oh, ito ang clearance natin sa firewall. Okay? Kailangan na comply mo 'yon. Then i-allow ka na magkaroon ng abutment. Ang question ngayon, sir. Eh mag-abutment na nga ako eh. Ano sinasabi sa letter C na kailangan na comply ko yung firewall requirements of 2-hour fire resistive rating with a minimum height clearance of 400 millimeters above the roof? Ano ba ang pagkakaiba ng abutment sa firewall? Kasi sinasabi diyan, allowed ka mag-abutment sa R3. Basic. Anong pagkakaiba niya sa firewall? Baka iniisip niyo kasi na allowed ka mag-firewall. Allowed ka mag-firewall sa R3, pero iba yan sa abutment. Kukuha ba ninyo? Ha? Kikita. Okay. Meron kang lote. R3 basic pinag-uusapan natin. Ha? Okay? Ang sinasabi dyan, allowed ka magkaroon ng abutment. Ano ang pagkakaiba ng abutment sa firewall? Okay? Example, ito yung wall. Okay? Ano yan? Firewall or abutment? Firewall. So, ano yung abutment? Ha? Okay. Nag-setback ka
Minimum of 2 meters. Sa kabila, 2 meters. Okay? Ito ang yung EMBF. May wall yan. Okay? Pero, pwede ka mag-extend. Di ba yung ginagawa ng iba? Ginagawa nilang parang open na dining sa labas. Or ginagawang patio. Okay? Nandito yung kusina, nandito yung dining, nagbukas ng sliding door. Naglagay ng sliding door. Okay? This is now your abutment. Yung wall na to. Okay? Provided, pagka yan ay naging abutment, kailangan hindi siya sarado. Pag yan ay naging abutment, either you are going to use a decorative blocks or perforated material. Nakakalusot ang hangin. Okay? Nakikita yung kabilang side. Okay? Then this area, pwede mo siyang gawing patio, balcony, no? Open balcony mo. Nag-extend ka. Okay? Pero may wall ito. Ito ay magkakaroon ka ng abutment, allowed ka. Okay? Klaro? Get? Sa? Oh. Yan ang sinasabi na allowed ka magkaroon ng abutment sa R3. Iba pa yung firewall. Pero ang taas niyan, you have to comply with the firewall requirements of 400 millimeter. 0.40. Sa roof, no? Yung roof niya. This is 400 millimeter. Klaro? Yung mga nasa Zoom? Naintindihan ba? Okay, balik tayo. So yun ang sinasabi doon sa number 10 as a requirements dito sa letter D sa notes. Okay? Nakikita na ba? Screen? Okay, letter E. Letter E. Mixed-use buildings in R5 lots shall be considered a commercial use or occupancy if a substantial percentage, such as 55% of the gross floor area, is commercial. Kahit yan ay ang lote mo, R5 lot. Nasasuning siya ng R5. Pero kung ang laman ng structure, 55% ay commercial, ang iyong use of classification, percentage of site occupancy, lahat ng consideration ay mako-convert into commercial. Okay? Probably, kung yan ay R5, mako-convert siya into C3. Commercial B. Ano example yun, sir? Condominiums. Di ba? Yung mga condo unit ngayon sa ground, rentable spaces, second floor to fourth floor offices, tapos podium parking, saka pala magkakaroon ng residential. Hati pa minsan, no? Condotel, at saka yung residential units. So, pagkaganyan ang kalalabasan, mostly 55% of that or more is commercial.
Although, nakatayo siya sa R5 lot classification. Then, ang consideration mo ngayon, ang gagamitin mo ay commercial. C3. Tara? Ha? Okay. Letter F. In cases where yards setbacks are impossible to attain or where frontage and depths of lots are similar to that open market or medium-cost housing projects, abutment on the sides and rear property lines may be allowed and 1.50 meters front yard is left open as transition area. Pwede ba yon? Impossible to attain? Yes. 2 years ago, meron akong project sa Pasay. Maliit lang, five-story na apartment building. Parang ano na siya? Tawag dito? Bachelor's pad. Ang lote, 5.5 meters by 8. Imagine, 5.5 meters by 8. Ang 5.5, yun pa yung frontage niya. Bawasan mo ng minimum 2 meters. Ilan natitira? 1.5, di ba? Eh yung 8 meters yung haba. Bawasan mo ng 2 sa likod, 3 sa harap. 1.5 by 3, ano magagawa ng lote? Di ba? Doon namin ginamit ang variance. Na pwede ka mag-apply ng variance pagka imposible ma-attain ang setback requirements, apply variance. Of course, case-to-case basis yun. So, alam mo naman yung mga building official natin, ang gagaling din. Diba? So, kailangan lang din, ma-explain mo ng mabuti, pwede itong variance na to. Nakakalimutan natin yan gamitin. So, pero pwede. Ah, pagka talagang kahit anong gawin mo, wala na talaga. Meron dyan lote. Dito lang malapit sa di ba Robinson sa Kapasigan. Sa likod niyan, yung dinadaan sa sasakyan, may ginagawa sa harap niya. Triangle yung lote. Hindi mabinta-binta nung yung may-ari niya dito kabilang bahay. Hindi niya mabinta-binta kasi wala kukuha dahil ang higpit daw ng Pasig. Nire-require ng setback. Isip-isip ko lang. I-triangle yung lote nun. Siguro yung lote nyo mga nasa parang 6 meters by 6 meters triangular lot. Parang may setback yun, di ba? Mahigpit daw yung taga City Hall. Hindi ko lang masabi-sabi sa kanya yun. O kaya lang, siyempre, ayan din natin minsan na nalalaban yung mga ganyan dahil nadadaan natin sa mga lagay. Kaya tuloy yung mga building officials natin, nasasanay na rin na hindi ko i-approve yan. Tapos pag mag-usap tayo, di pera sa kanila. Pero sabi ko nga, siguro kung mga, alam mo, abogado lang may-ari niyan, tapos ilalaban niya sa korte, yun nga lang, matagal, no? Bago mapakinabangan yung lote. Pero pwede mong i-test case. Kung gusto yan. In fact, pwede naman hindi kayo aabot ng korte, no? You can ask naman na legal opinion from the DPWH secretary, no? Kasi minsan, alam naman natin, abusado rin yung mga building official natin minsan. No? Hindi naman lahat, pero talagang nangyayari sa totoo mo. Pwede nyo mabinta-binta yung lote. Sabi ko nga, pwede nyo i-apply dapat ang variance. No? Lalo na yung mga triangular lot na yan, no? Irregular lot. No? Pwede nyo i-apply dapat ang variance. Oh, yung F na yan, gagamitin mo rin siya kung talagang yung kliyente mo, halimbawa, no, namana niya lang yung lote. Kasi siguro yung kliyente hindi rin bibili ng mga ganyang lote. No? Pag sa tingin niya, ako papahirapan mo dyan. No? Pero simple, namana niya lang sa kanyang magulang. Ganyan yung shape ng lote. So wala siyang choice, hindi niya mabinta-binta. Then apply mo yung variance. Okay? Claro? Intindihan, ha?